Magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Pero as usual, palakpakan muna natin ang ating mga sarili para masaya. Tatlo po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-George R. Vlogs. Is ang number 1 ay 56 pang Pinoy nakalabas na sa war torn ng Gaza. Isa pa. Pangalawa, kalahating cup ng kanin sa mga restauran ipatupad versus food wastage. Ang pangatlo po ay pag-issue ng Philippine passport sa mga dayuhan pinaimbestigahan. Ang ating tatalakayin ngayong araw mga kababayan. Unahin natin itong 56 pang Pinoy nakalabas na sa war torn Gaza. Yan po ang masayang inanunsyo ni Pangulong Marcos mga kababayan. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing bilang ay bukod pa sa 42 na nakatawid sa Rafah crossing patungong Egypt. So, ang total na nakalabas ay 98 out of 137 originally in Gaza. Ang 34 sa mga Pinoy na ito ang nakasakay sa kanilang flight papuntang Qatar at darating ngayong 4:30 p.m. Ang ligtas na paglalakbay ang ating mga kababayan ay pinakamahalaga at inaasahan namin ang pag-welcome sa kanila pag-uwi sa Pilipinas. Yan ang dagdag na sinabi ni Pangulong Marcos. Napakagandang balita yan. At ang pangalawa po ay ang pagpapatupad ng sa mga restaurant ng half cup of rice na lang ang isi-serve. Ito po ay tinutulak ng Philippine Rice Research Institute ang pagpapatupad ng half cup of rice sa lahat ng food establishment sa bansa para matugunan ang pagsasayang ng pangunahing pagkain sa Pilipinas. Sinabi ni Philippine Rice Director Baruga na 2.5 milyong Pilipino ang napagkakaitan ng kakaing kanin kada taon dahil nasasayang lamang, habang ang naaksayang bigas ay katumbas ng 10 gramo bawat tao o humigit kumulang 385,000 metriko tonelada bawat taon. Ito po ay nagkakahalaga ng 7.2 bilyong pesos. Grabe ang nasasayang ano. Ang dami palang nasasayang na pagkain. Kaya ngayon, nilimitahan sa 1/2 cup of rice na lang ang isa-serve sa mga restaurant. Siguro kung kulang sa iyon, pwede kang humirit ng another 1/2. 'Di ba mga kababayan sa Asambayon, anong kainan yung nauso, yung only rice. Pero sa ngayon nating wala na yung only rice. Pinapabayaran na pag nag-only rice ka, additional bayad mo, 'di ba? Pero hindi kagaya nung unang panahon nung nauso yung only rice, libre talaga as in magsawa ka sa rice. Until iniba nila yung regulasyon nila na babayaran na lang yung only rice. Ito rin ang dahilan kung kaya ikinakampanya ng PhilRice ang programang B Rice Responsible, na ang ibig sabihin ay magiging responsable at kumuha lamang ng kanin na kayang kainin para hindi masayang. Tama nga naman, siyempre, bakit ka kukuha ng kanin na hindi mo maubos? Kaysa naman kumuha ka ng isang plato, kalahati lang ang maubos mo, sayang nga naman yung kalahati dahil mapupunta lang sa basura. Sinabi naman ni Dr. Hazel Antonio, siya po ang Division Head ng Development Communication ng PhilRice, na nais nilang isama sa panukalang batas na bigyan ng sanksyon o pabayarin ang mga hindi makauubos ng kanin para maiwasan ang pagkasayang nito.
may multa, kailangan magbayad ka. Kailangan ubusin mo yung laman ng plato mo. Yun po ang ibig sabihin. Walang masasayang kahit isang butil lang ng kanin. Kailangan kuy-kuyin mo lahat. Kailangan ubusin mo lahat ng nasa plato mo. Sa ngayon, umiiral na ang half-cup rice policy sa 46 local government units. Pangatlo na ating tatlakayin ay pag-issue ng Philippine passport sa mga dayuhan, pinaiimbestigahan. Bakit yung mga ibang Pilipino napakahirap kumuha ng passport? Bakit mga dayuhan parang madali lang sa kanilang kumuha ng pasaporte? Inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga kaugnay sa pag-i-issue ng Department of Foreign Affairs ng Philippine passport sa mga foreigners. Ayon po kay President Zubiri, Senate President, issue dito ang pambansang seguridad at katawalian dahil hindi ito magagawa kung walang sabwatan. Tama nga naman, bakit walang nakakagawa dyan na private citizen kung walang sabwatan sa mga opisyalis dyan sa DFA? Kaya tama lang na paimbestigahan yan ni Senate President Zubiri. Bukod po kay Zubiri, ginigit din nila Senator Ligarda at Senator Bato de la Rosa na magpaliwanag ng mga tauhan ng DFA na nag-approve sa pag-i-issue ng passport. Gayon din ang mga tauhan ng Philippine Statistics Authority or PSA dahil sa pagbibigay ng birth certificate sa mga foreign nationals. Yes, tama yan. Kasi po, bago ka makakuha ng passport, Philippine passport, kailangan dumang ka muna sa PSA. Pumila ka muna doon, magbayad ka ng, I think, ng more than 300. Din bibigyan ka ng birth certificate. Magagamit yon sa pagkuha ng Philippine passport. Kung mayroon kang kakilala sa DFA o sa PSA, siyempre hindi sila mahirapan kumuha ng mga dokumentong kailangan sa pagkuha ng passport. Kaya dapat paimbestigahan talaga ng Senado yan. Para pantay-pantay. Filipino citizen nga, sabi ko nga kanina, mahirap kumuha ng passport. Kailangan pa ng appointment, kung ano-ano. Samantalang pagka may kakilala ka dyan sa TPA, napakadali lamang. Foreign nationals pa, makpwede pang makakuha. Sa pagdinig ng deliberasyon ng 2024 national budget ng DFA ay naungkat ni De La Rosa ang ulat ng Department of Justice na may mga nahuling foreign nationals na may hawak na authentic talaga na Philippine passport. At iginait naman ito na lubha itong nakakabahala dahil babulagan na lamang ang lahat na nakapaligid na dito ang People's Liberation China. Tama nga naman, katulad nung kwento nila nung unang panahon nung Second World War, di ba? Sabi yung mga Japanese daw noon nagtitinda ng sorbetes, kung ano-ano, nagtitinda sa mga kalye-kalye. Then later on, yung pala yung mga yon ay mga opisyalis ng military ng Japan. Kaya madali tayong masakop at that time. So, kailangan mag-ingat po tayo. Anong mali natin? Ganyan din ang mga ibang foreigners dyan. Yung pala mga opisyalis ng military nila, hindi natin alam. Kaya mas maganda po yung nag-iingat talaga. Kailangan mahigpit ang DFA at PSA sa pag-i-issue ng mga dokumento para sa pagkuha ng Philippine passport. Dismayado rin ang senador dahil kapag Pilipino ay hirap kumuha ng pasaporte, subalit kapag mga dayuhan ay mabilis po lamang. Sinabi naman ni Zubiri na may report ng NBI na may civil registrar sa Caraga region na nag-i-issue ng birth
certificate sa mga foreigners. Yan mga kababayan, kailangan imbestigan yan. So yan po lamang ang ating maibabalita ngayon mga kababayan. Salamat po ng marami, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming pong salamat. Happy weekend sa ating lahat.